but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate. Holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convince the gainsayers. For there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially they of the circumcision. Okay, doon na lang muna tayo. No? So ulitin ko lang sa verse 1. Paul, a servant of God and apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth, which is after godliness. Let's pray, Lord. Salamat po, Lord, sa inyong mga salita. Umpisa po muli kami ng another book, Epistle, Panginoon. I pray na maging pagkapalahit sa bawat isa. Dahil po ay may namin ito, Lord, isa-isa. Magkaroon kami idea, Panginoon, paano yung ministry dati ginagawa at kung paano ito dapat ganun yun ngayon. Kung may nagbago man, magbago ba dapat, Panginoon, makita namin. So, ilang po, Lord, again, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Yan. Gibdig po sa lahat. Gibdig po. Title po natin ngayong gabi, okay, titles na tayo, is, ano sa ba yan? The Acknowledging of the Truth. Okay, yung sinabi ko kanina, next week na yan. So, title natin, The Acknowledging of the Truth. So, ano yung sabihin na acknowledge? Pag sinabi knowledge, alam mo. Pag acknowledge, ginagawa, medyo pwede. Acknowledge eh, the truth. Ha? Inaalam. Acknowledge. Kinikilala. Yan, pwede. Malapit na, malapit na. Tinatanggap. Diba? Ay, mali pala ako. Tama ka pala. Yan. Tingnan natin para sakto-sakto tayo. Sabi minsan, ano yung mga military, diba? Over, over. We have a ano yung sabi nila? Pag nakita, ano yung sabi nila? Pag nakita, we have vision ba yun? We have, pag nakita, nakalimutan ko. Hindi, we have sight, hindi. We have, kalimutan ko na. We have vision ba yun? Anyway, nasabi niya, acknowledge that, acknowledge that, diba? So, minsan naman, may command, nasabi mo, acknowledge, acknowledge. Ibig sabihin, narinig mo ba, naintindihan mo ba, at tinatanggap mo ba? O sige, wag mong babarilin ha, acknowledge, acknowledge. Sabi dito, to number one, to recognize the rights, authority, or status of. Okay? Ang madalas ina-acknowledge sa Bible, tingnan natin ha. Sakto tayo lagi. Kasi pag hindi nag-acknowledge, sabi nyo, hindi ko naman tinanggap yan eh. And Jude acknowledged them and said, yet she had been more righteous than I because that I gave her that Sheila, my son, and he knew her again no more. So alam niyo yung tagpo na to, yung medyo hindi magandang tagpo, di ba? So si Judah ay pumatol sa whore. Yun pala, ano niya pala yun, anak, asawa pala ng anak niyang isa, di ba? Na namatay, si Tamar. So nagkalokohan sila. Ang ginawa is, hindi siya binayaran agad, di ba? So, naano ni Banto sa ano yung halali. Tsaka na ako dito na ako dati. So, kaya, magkano ba ang presyo ng pokpok ngayon? Hindi ko alam, ha? Pero alam ko, yung iba dyan, mababa, eh. Ano ba, mataas. Yung Miss Universe, pokpok din yan yung way. Oh, may hiniwala kayo.
na sumataas ang value sa pera. So anyway, ito si... Kaya wala akong pambayad sa'yo ngayon eh. Pero may mga gamit siya, katulad ng mga gamit na hindi yung pagkakamala, lalo sa panahon nila. So hindi pare-pareho jacket nila na, hindi pare-pareho kasi nga customize siya lalo pag ikaw ay may pera. So binigay niya yung stuff niya dyan, ano yung stuff niya, tsaka signet and bracelets. Napansin niyo rin itong word na to, discern I pray thee, whose these are. Ibig sabihin, pag pinakita mo, ito yung pumatol sa akin, ito yung kanyang gamit. Imagine mo, ikaw si Judah, ha? Na-acknowledge niya yun. So, pwede ay tanggi yun eh. Ayun, di naman yun. Inakaw mo lang yan eh. Pero kaya, in a way, hindi maganda yung ginawa ni Judah, pero in a way, maganda kasi at least, in-acknowledge niya, hindi niya tinanggi na nagkasala siya to the point na sinabi niya nga na, mas righteous daw yung babae sa kanya. Parang silang unrighteous, pero... Excuse. Lalim na. Yan. Magaya dyan. Kaya... Anyway, yung maganda, at least niya tinanggi. Kasi yung tinanggi niya yun, hindi kagulo pa, di ba? Obviously, talaga may dahilan niyo kaya niya ginawa yun eh. So, tapos agad yung usapan. Kasi in-acknowledge niya yung tao. Meron na pang meron tayo dito. Ito, sa Deuteronomy 21, may rule sila dito na dapat yung panganay yung malaki yung inheritance. May minsan, galit ka doon sa asawa mo. So, kinuman sila dito na walang pakialam kung basta siya yung panganay dapat. Okay? Double portion siya. Ano pa? So, yeah. So, nakukuha niyo na yung mission acknowledge. Ito rin. Maganda. Pakibasa niyo ka ito. Psalms 32. 5. Ready, go. Thou forgivest the iniquity of my sins. Ako muna, 51:3, for I acknowledge my transgression and my sin is ever before me. So yung dalawang bagay, pareho sila, di ba? Ano yung acknowledge? Kanina, kasalanan, dito, transgression, kasalanan. So ganun po yan. Alam nyo na yan. Ang hirap nung sinungaling ka pa, bistado ka na nga eh. So, lalong lumalaki yung problema, kakasamaan pa kayo ng loob. Anong gusto mong gawin? Niloloko mo ba ako? Parang ganun yun. Kaya utang na loob, pag naandun ka na, kasi ang inisip mo, pag ganun ka, di ba, mapahiya ka yun. Mapahiya ka kasi may ginawa kang mali. May ginawa ka ng mali. Yun ang doon mo dapat naisip yun. Amen? At lahat naman tayo nagkakamali, hindi ka lang pare-pareho. Pero still, kaya maganda tong point na to, no? Kaya ito yung point natin ngayon, ano eh. Team natin ngayong gabi, acknowledge mo yung dapat mo acknowledge sa case, sa Psalms, yung kasalanan mo. Sabihin mo, tama, mali talaga ako. Aminin mo na, okay? Ano pa yung mga pwede acknowledge? O yan, alam niyo yan, di ba? Sino yung him dyan? Ha? The Lord. Ano yan? 3:5. Trust in the Lord in all his heart. And lean not in all the understanding, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Sabihin yan, kahit ang talino mo na, ang yaman mo na, acknowledge mo siya, ibig sabihin, sabihin mo sarili mo at sa iba, at huwag mo palabasin na magaling ka dahil, gano'n ba? So, kaya naman ako ay naka-perfect sa exam, bukod sa nag-aral ako, ang Diyos na nagbigay sa akin talino. Amen? Ang dami yan eh. So, yung... Iba, swerte. Kaya huwag naman nyo nga gamit yung swerte, ha. Gamitin nyo lang yan sa ano, pang-asal. Oh, ganun eh. Uy, swerte, ha. Pero hindi si seryoso yun, no? Tipo, swerte ko talaga. Okay, so hindi ko na paano yun pa yun. But anyway, lagi nyo acknowledge.
Yeah, alala ko si Pastor ulit, no? So, sinasabi kasi siyang ano eh, yung mga bata daw, pag, yan, nakakatuwa pag maliliit pa, di ba? Kikis sa'yo pag sinabi. Pag malalaki na daw, sabi ni Pastor, dadaan-daan na ka na lang. Ang sabi, dadaan-daan na ka na lang. Ha? Dumating ka, hindi ka napapansin eh, dumating ka, ano ngayon? Dumating siya, andiyan yung nanay, tatay, wala lang. Buti mo lang, may hi, hello. So, hindi mo siya ina-acknowledge, amen? Amen. Sabi na, tanay mo, tatay mo yan, palibasa, mayama ako, kung meron ka ng pinagmamalaki mo, acknowledge mo, amen? Amen. So, dito naman ang Diyos. Ano pa ba? Ito naman, ang Diyos dito eh. So, acknowledge my might. Ibig sabihin, yung iba, walang takot sa Diyos minsan. Pag in-acknowledge mo yung lakas niya, may takot ka dapat. Amen? Ayan, ama. Ano pa? So, anyway, pangitindi natin yung sinak na acknowledge. Ito, maganda rin. So, 1 Corinthians 14:37, so, ibang bagay naman, no? Kanina, kasalanan, yung lakas ng Diyos. Ito naman, if any man think himself a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of God. Ang sabihin nun. Kasi hindi lahat ng tao nagsusulat-sulat lang. Amen? Hindi lahat ng preacher pare-pareho. Amen? Isang mga insulto sa akin na kinumpara ako kay magkinumpara ka lang kahit maliit na congregation tayo pero wala pa kayo lang magkinumpara ka eh, si Father ganyan ikaw nag-preach ka rin siya nag-preach nakaka-insulto yun no tayo pare-pareho kaya gusto ko sabihin dito sinasabi ni Paul dito yung mga sinulat niya palibasa nga lingkod siya ng Diyos eh so pag nagsulat siya ng commandment for example inaaral niya na yun alam niya na ha na yun ay commandment ng Diyos. Amen? Amen? So, dapat acknowledge yun. Kasi pag hindi, parang kulang yung pagtanggap dun. No? Mare, ano may mga rules natin dito? May mga babae, dahil magpalda. Eh, wala lang yan. Ano lang, preference lang ni pastor yan. Kasi yung ibang baptista, hindi naman ganyan. Preference, eh, binasa ko pa yung Bible. Binasa pa sa yung Deuteronomy, ano ba yun? 21 din nata yun eh. Okay, sinabi sa Bible, pag nagpantalon, yung, hindi lang pantalon sinabi eh. Ano ba yung pang suot ng pang lalaki at lalaki lang? At ano yung suot ng babae na pang babae lang at hindi pang lalaki? Wala namang iba eh. Babae, palda, lalaki, pantalon. So pag hindi mo in-acknowledge na galing sa Diyos yun, salita ng Diyos yun, ano, hindi, babaliwalayin mo lang yun. Wala kang takot dyan. Lalo di mo gagawin yun, okay? Kaya ganito si, nasabi ni Paul dito. Nagsulat siya eh, kaya nga alam din niya eh. Alam niyo na may nangyari sa sulat ni Paul ngayon, di ba? Nangyari, ginawang Bible, New Testament. Kasi talagang nakita na ganun sila katatapat. Men, sinulat lang nila, pero hindi lang basta sulat yun. Eksakto yun sa sila, sabi nila ng Diyos. Kaya sabi dyan, kung spiritual daw, sa palagi mo spiritual ka, una mong gawin, acknowledge mo yung sinulat ni Paul, ay commandment ng Diyos. Nakikita na maganda yung mga example natin eh. So, dapat ganun. So, kaya ako ito, isa pa mga pang-asar eh. Sa mga usapin ganito, kaya yung mga pamblanko ng mga false teacher at mga kahit mga tunay na ligtas kaso mga pamblanko alam niya pamblanko eh, para hindi ka niya i-acknowledge nga na totoo yung sinabi mo eh. Ano nga, isa ano yung mga style? Madami kaso isa sa mga style is ako isa katanasan ko yun nga nag-explain ka ng katotohanan syempre importante sa'yo at importante sa saan yan i-downplay ka. Alam mo yung downplay? Ayun, wala lang yan. Eh, so may pag-usapan yung doktrina. Isa yun. Madami. So, hindi niya in-acknowledge yung katotohanan.
ano pa, yun nga, yung pinakausap ko about mga Hudyo, no? Okay, so people of God daw, yung mga Hudyo pa rin. So, sabi ko, eh, sa New Testament po, yung church na po yung Israel. So, saan mo na nakita yun? Ito po yung verse. At that point, dapat titingnan mo na, ayaw nga, no? May, at least may point ka, at least sabihin mong ganun. Ngayon, banat, alam mo, eh, ako, 29 years na ako nagturo sa, anong inalaman nun? Eh, mayroon din nagturo ko sa andyan, eh. Kaya nga ngayon natin gusto natin alamin ngayon kung tama o mali, sabihin mo. So, hindi in-acknowledge, no? At yung iba naman, ito, malaking issue nito. Nag-review ako ng mga picture ko na ewan ko bakit na backup sa Google. Isang mga nasave doon yung si Tanchi. Sabi ni Tanchi. Basta iba yung Bible nila, di ba? Ayun. Paano mo i-acknowledge yung katotohanan kung wala kayong isang Bible na na authority nyo, di ba? So kahit anong palabas nila dyan, kung hindi naman na standard yung kanilang Bible, hindi nila ina-acknowledge na salita ng Diyos ay perfect, walang mali, at pwede mo, pero at the same time, pwede mong alamin yung kalooban at salita ng Diyos dahil may Bible tayo ngayon, King James. Hindi nila ma-acknowledge, wala silang pakialam doon, no? Ang nakikita ko sa mga yan, yun lang, parang ginagamit lang nila yung kasikatan ng Christianity at the moment at this place, sa Pilipinas, ginagamit nila sa advantage nila. So, pero hindi nila acknowledge yung katotohanan na yun. So, ganyan lang lagi. Pag in-open up mo yan sa kanila, of course, may mga standard na yan eh. Kumbaga sa ano, spill. May standard na pambaragad yan eh. Ayan, hirap itindihin yan eh. Eh, ano nga, pareho-pareho lang yan eh. Sabi nga, all scripture is given. Mali naman. So, pag alam nilang ano, mali na sila, naramdaman nila, marunong ka, hindi nila, depende nga kung acknowledge nila o hindi. So, pag in-acknowledge nila, kung ano, at least, yung kilala kong save na mga kaso, na-influence ng heavily ng mga Pentecostal, ganun. Kaya nautuwa ko kahit na paano, in-acknowledge niya na, o nga, no, mong mali nga kami. Kaso pag tinalo mo, ano next step? Wala, nagkalimutan na. So, ito in-acknowledge. Amen? Pero ibang usapan na naman yung next step, no? Okay, ano pa? So, yun na yan. Basta hindi natin make sure yung acknowledge. Kaya balik tayo sa ating text. Sabi dito, Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ. So, paulit-ulit po yung servant of God, no? Siya kay apostle. Talagang dinidiin niya yan kasi nga, alam niya, pag wala siyang authority, nanggagaling sa Diyos, wala nang kwenta siya eh. Para lang siyang isang another orator or something na magaling magsalita. Na wala namang authority sinasabi niya kasi hindi galing sa Diyos. Naintindihan niya ba yan? Kaya importante yan, ha? So, kaya sa atin lagi, lagi natin binibring up at itong mga churches so called, hindi nila alam kung saan sila nagmula. Like CCF na naman, ha, sa utak ko eh. At di sila nahihiya doon, nalaga man eh. Sa dami siguro nilang na-encounter na gano'n. Eh si ganyan, gano'n din yun. Nag-start lang yun na gano'n. Na sila. So ginawa na excuse na. Wala silang pakailang kung di sila sinin ng legitimate church. Kaya yun. Kaya nawawala ng saysay. So, kaya this Paul yan, talagang lingkod siya ng Diyos. Kung di totoo yan, may bahala kayong magpatunayan siyang mali. Pero hindi nyo mapapatunayan yun. Excuse me. And especially Apostle of Jesus Christ, napakabigat nga. Okay? Pero ito na tayo, sabi, according to the faith of God's elect. So, ano yung sino yung God's elect? Mga ligtas, pinili. Ano yung sabihin ng faith? Doon ng palataya. So, medyo malawak po yung faith sa mga ganito pag ginagamit yan madalas. Isa sa mga meaning yan, nananampalataya, naniniwala. Pero dito, faith of God's elect,
Ibig sabihin, yung mga parang collective ano na nila, mananampalataya, no? Yung minsan yung faith, ginagamit na substitute word yan for church, religion, ganun yan sa Bible eh. Kaya nang sabihin ngayon, according to the faith of God's elect. So, ibig sabihin, yung pagiging apostol niya at lingkod niya ng Diyos, hindi yung something na siya lang nagsabi. Okay, ibig sabihin, alam lahat yan ng mga lingkod ng Diyos, mga kapwa niya mananampalataya. Excuse me ha, nangihirapan din ako eh. Alam ko kayo din. Anyway, yun yun. So, siya ay lingkod ng Diyos at apostol ng Panginoon according sa pananampalataya naman ng mga people of God. So, ang gusto kong gawing point dyan is yun nga, yung ibang sila lang yung nagsabi, ako ay ganyan. At sino nagdeklara? Ako din. Diba? Ano, Muhammad. Yan yung mga kulto eh. Muhammad, ganyan. So, yan. Ganyan. Manalo. Alam mo na agad, bogus agad yun. Kaya ang ganda ng mga barat dito ni Paul eh, kung naiintindihan lang natin. Ako ay apostol ng Panginoon according sa pananampalataya ng mga pinili ng Diyos. Hindi ko kani-kanino. Ito na yung point natin, no? And the acknowledging of the truth, which is after godliness. So, sa palagay niyo, ano yung kailan ba natin in-acknowledge yung truth? Medyo maraming panahon, di ba? Pero yung pinaka dyan, yung naligtas ka. Kasi dyan mag-uumpisa yan eh. Ako, kami Catholic kami dati. Kahit ilang taon pa lang ako noon, college ako noon eh. So, pero naiintindihan ko na na pag nag-transfer ka, i-acknowledge mo yun na mali ka, di ba? Kasi alam mo na, yung mga tinuturo nila, yun ang i-absorb mo. Eh, paano yung tinuturo sa amin? Yun ang lagi yan eh. So, pero pag alam mo talaga, naging tapat ka naman sa Diyos, nag-isip ka rin, nanalangin, ano ba talaga yung tama? Kung mali ka, acknowledge mo. Diba? Naalala ko ganun. Yun yung naramdaman ko nun eh. Dito ko lang nakilala itong mga ito. Sino ba ito? Kaso, alam mo, hindi naman yung katotohanan. Hindi naman, porque tatay mo, yun ang katotohanan. Ganun ba yun? Hindi yan, hindi ganun eh. Yung edad ko na yun, sapat na yung knowledge ko, at least to know that. Na ang katotohanan, kung saan nanggagaling yan. At inaalaw ng Diyos yun. Hindi pinipili yung mayaman, di ba? Yan. Kaya nung tinanggap ko yun, na mali ako, in-acknowledge ko yung katotohanan. Okay, so obviously, pagligtas ka na, marami ka pa rin acknowledge sa katotohanan. Patulad ng binanggit ko kanina. Pag hindi ka na sanay magpalda, babae ka, kasi tuturo ngayon ng ganun dito. So, nasa iyo, tatanggapin mo yun. So, ang tabaho lang ng preacher, sabihin na ito, hindi ka pipilitin. Diba? Okay, tapusin natin ito. So, say natin ha. Si Paul, kalikod ng Diyos, apostol, according to the faith, and the acknowledging of the truth. Paano sinasabi? Kung hindi mo in-acknowledge yung katotohanan, wala ka sa pananampalataya. Yun ang sabihin nun. Kaya doon nag-uumpisa yun eh. Magandang ka rin sa kaligtasan, kung hindi ka nanampalataya sa Panginoon, at hindi mo kaya ligtas sa sarili mo, kasi, pero inamin mo yun, nanampalataya ka sa Panginoong Jesus, yung ginawa niya para sa'yo, in-acknowledge yung totoo, ngayon ikaw yung naligtas. Maganda pa rin sabi dito, which is after godliness. So, hindi pala nakakahiya yun sabihin yung mali ka. Parang kanina, di ba? Acknowledge my sin, acknowledge my transgression. Tama lang. Men, nakikinig mo ba mga bata, especially? Para sa inyo ito eh. Ngayon dati, bakit ba ako, ano yung isip kayo ng kasalanan? Ngayon. Bilis, kahit ano lang. Sinungaling. Bakit ka nagsinungaling? Maraming dahilan, di ba? Pero pag in-acknowledge mo na mali ka, doon ka na mag-uumpisa yung healing tsaka yung learning, no? Mali pala yun, hindi ko na ginagawa and therefore, hindi ko gagawin. At ba't nga ayaw mong umamin ng mali ka? Ano yung dahilan? Ha? Saan? Tama, saan? Pagalitan. Tama rin. Sa consequence. Saka sa
Pwede yung medyo malaki na, nahihiya na tayo, di ba? Ayaw mo masabihan ka na may pride ka eh. Mali ako? Eh, kasi parang mali nga talaga ako. Anong gagawin mo? Kasi maganda dito yung last part dito. Sabi niya, pag ikaw pala inaknalis yung katotohanan, godly yun. Magandang bagay yun. Amen? Andan yun lagi yan. Kaya alisin natin sa sarili natin. Kaya minsan kinakwento ko madalas sa yung pastor lagi, hindi tayo nainira lang. Kasi yung pastor, mamaya ito, pastor mag-usapan dito eh. Kaya pinafront yung mga pastor kasi sila yung model. Pero actually lahat ito para sa atin eh. Mamaya babanggitin yung mga ano nung pastor yung requirements o yung requirement para sa pastor. Pero actually dapat lahat tayo ganun eh. Magandang bagay, okay? So kaya dito lang muna tayo, sabi dyan, pag inaknalis yung katotohanan, godly ka, which is good, di ba? Kaya alisin nyo na yun. Kaya maganda naman sa atin dito, sanay kayo sa preaching natin, di ba? Na malinaw, walang tinatago, balance, okay? Kaya hindi dapat kayong tumaas yung pride nyo. Kung again, kung nakikinig ka, ang masama, nakikinig ka lang dito, pero ganyan ka lang, pero hindi mo pala tinatanggap sa puso mo. Yun ang masaklap. May problema kaya at malaki ang consequence yan, masama. In a way, nakita na nga natin yan, di ba? Nagkakabiglaan lang tayo, gano'n. Kasi meron palang, ano, yung appropriate action doon sa katotohanan, hindi ginawa. So yan, gusto ko sabihin doon, so tanggapin natin totoo, amen? Amen. Katotohanan, napaka ano yan, importante yan. Kung ikaw yung mali, kasi di mo tinanggap, ungodly yun. Okay? Tuloy natin. In hope of eternal life. So, bakit ganun ang umpisa nito? Kasi nga, nag-uumpisa pa rin siya sa kanyang, or dinuksong niya to sa sinasabi niya kanina, na yung pagiging lingkod niya ng Diyos at apostol, according to the faith of God's elect, acknowledging of truth, which is come to godliness, in hope of eternal life. Bakit siya lingkod ng Diyos? Kasi, ligtas na siya eh. Kanino yung hope of eternal life na ngayon? Sa iba. Diba? O pwede rin sa kanya, pero alam niya kayo, ibig sabihin, nananampalataya siya, meron siyang buhay na wala hanggan. Wala naman sinigurado sa atin dito, nakita mo ng langit eh, diba? So, basically, kahit yung pastor, ganun pa rin, nananampalataya lang tayo sa sinabi ng Diyos, ang pangako. So, pwede natin sabihin, in hope of eternal life. Which God that cannot lie promised before the world began. So, ba't yung sinasabi ng Diyos, hindi naging sinungaling? Kasi nga, nangako ang Diyos. At pag nangako siya, tapos naging sinungaling naman siya, di baliwala, di ba? Nililinaw lang po niya na pinapaalala niya sa atin na ang Diyos pag nangako, sigurado yun. Amen. At lagi ko pong ginagawin sa Luwini kasi nga, ang tao ngayon, ganun eh. Parang yung religion ngayon, ano na to yun sa kanila eh. Parang ano na lang, exercise. Ay, oh, ano daw tayo, Bible daw? Sige, parang laro lang. Kaya pinapaalala ko, paano ka ngayon sigurado ka naman sa langit? Kaya ganyan tayo mga Baptist eh. Maniwala kayo, tayo lang yung ganyan. Ang ganda ng dokumentary ni Verity yung naalala niya. Natin. Walang ibang ganyan. Yung ibang gumagaya kasi yung turo sa kanila, syempre hindi naman papayag yun na sisi. Ano ba turo natin? Diba? So yung magagaling sa taas dyan, repent of your sin, hindi ka sigurado. Kasi magdududahin ka ba doon? O talaga ba? Eh, nagkasala ka, nagkakarari. May nagkasala dito, nalaglag. Hindi na umatid ng isang taon. Ligtas ka ba talaga? Eh, ba't di ka umatid? Di ba? Uy, malilito ka. Malilito ka na ngayon. Kaya tayo nililinaw natin yan. At ako, sa soul winning, like kong ginaano yan. Ligtas ka na ba? Hindi pa po. Okay, ano ang pangako ng Diyos? Di ba? Nanampalataya, magiging anak ng Diyos, and therefore, anak ng Diyos, saan pupunta? Oh, salang. Kaya makakagano na yun eh. Yun yung dapat inahanap nyo pag soul winning kayo. Walang, hindi pwedeng walang pagbabago, especially na yun nga, repentance. Yun yung repentance sa tama eh, sa kaligtasan ha. Yung, gano'n. Kasi dati yun yung paniniwala niya dati, kasi ngayon ito na. Amen? So, isa to. So, madalas ipapasok mo talaga, naniniwala ka, meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa paulit-ulit mo narinig na nakulitan ka na kasi, sige na nga. Naintindihan mo yun at tinanggap mo. Okay.
But had in due times, pagayin mo nga muna, ready, go. But in due times, manifested His word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Savior. So ano yung, ano ba to? Dinuksong nyo kasi yan sa 2. Ano yung committed sa kanya? Pinagkatiwala. At ano yung na-manifest through preaching? Ha? Da? Okay, medyo tama rin. Tama yung eternal life, yung hinuhupo eternal life. Kaligtasan basically. Kasi sabi nga sa inyo, nung panahon na yun, kaya nga iba, ang banat lagi na iba. Wala naman sinabi sa Old Testament yan eh. Meron actually, pero hindi ganun kalinaw katulad sa New Testament. Ito yung proof text doon, pwede. Kasi talagang, di ba dati pinag-usapan namin hell, heaven sa Old Testament eh. Pero hindi ganun kalinaw. Pagdating ng Panginoong Jesus, tsaka sa mga letters, of course, mga epistle. Kaya sabi dyan, yung hope of eternal life na yan, talagang na-manifest. At sabi dyan, in due time. Ibig sabihin, talagang tama, sakto na. Kasi namatay ng Panginoon, kita yun ang buong mundo eh. Hindi na naman tatanggi yun, pero sabi ni iba, tinatanggi nila yan eh. Kasi nga, ang nalalo sa Matthew. Sabi, aburay nyo yan ha, walang ano, wala tayong, basta hindi natin kikilalaanin yung Jesus na yan. Sinubukan po nila yan, kaya huwag kayong tataka pag nagdig kayo ng ano. Parang kulang naman yung account kay Jesus sa Bible lang. Meron din. Pero pasagi-sagi. Yung Talmud lang, ang dami doon proof eh. No, hindi nila binanggit yung salitang Jesus, pero meron silang tinutukoy doon at si Jesus yun. Okay, so yung kaligtasan at yung pag-asa ng kaligtasan sa preaching ginawa. Okay, so ang ganda ng point na naman ito. Anong sabihin yan? Dapat lahat tayo soul winner. Hindi ka pwedeng umasa ng maliligtas din niya pag-pray ko lang. O, pwede naman. Pero pag pinag-pray mo, may gagamitin ng Diyos na mag-preach doon. Kung hindi ikaw, at least kung ang mag-anak mo yan, ibang tao. Matindihan niyo ba yun? Kaya importante yung gawain natin eh. Itong January, sana mag-support ng mga to. Kasi sila yan, yung mga nag-support yan, naintindihan nila importance nito ang ginagawa natin. At hindi basta-basta makakapag-send at makakapagtayo ng church, yung totoong church. Hindi yan basta-basta. Kaya nagpapasalamat siya, may church na ganito, okay, nagtuto ng ano, soul winner. Ganun po yan. Amen? Amen. So, meron akong preaching na gano'n na, alam mo tayo title, basta yung preaching, importante yung preaching ako. Kaya nung inaaral ko yan, wala akong balang pastor nung, pero gusto ko lang aralin eh, ang ganda eh. Nung naiintindihan ko, paano nga ba? Bakit ba ang Diyos, hindi na siya gumawa ng paraan para maligtas yung tao sa ibang paraan? For example, yun nga, yung magtayo ka ng school. Yun ang naisip ko kasi pagtitingnan yung pattern sa libutan, ganun eh. Magtayo ka ng school, lahat kayo mag-aral dyan, yung mga gagraduate dyan, ligtas. Kasi lahat ng turo, na tamang turo, dyan ko tuturo. Dapat din na lang, ganun yung ano, Jesus, di ba? Bakit yung ginagawa natin, bakit ganun yung pamaraan ng Panginoon? Kaya sabi dyan eh. Diyan isa pa, pag school na gano'n, talagang ang dyan, sa pinitan nyo, hindi sila gagraduate. Alam ko nung sabihin nila, hindi ko tinatanggap yan. Kaya the best pa rin yung ano, soul winning personal, evangelism. Dahil lalapitan mo sila, ma-encounter nila ng gospel, pipiliin nila o itatanggihan nila, gano'n. Okay? And sabi niya, which is committed unto me according to the commandment of God, our Savior. So pag sinabi committed, pinagkatiwala, at hindi lang sa kanya, kasi nga tinuturo din ni Paul sa ibang wala na pala tayo. So, ganun din sa atin. Hindi lang, dapat lahat tayo soul winner. Ngayon, ito may interesting ano dito. Sabi niya dyan, sino ang tagapagligtas? Diyos ba si Jesus? Okay, alam na natin eh. Pero kung sakali lang meron kayong dagdag niyo sa bala niya kasi may mga iglesia rin manalo dyan, di ba? Ang Diyos ang tagapagligtas. O di, ang tagapagligtas si Jesus. Di Diyos si Jesus. Tuloy natin. So, to Titus. So, introduction niya lang yun, no? Sa kanyang letter. Dito naman, kanina sinusulat yung epistle.
to Titus, my own son, after the common faith. So, dami na naman ito. So, hindi tayo bago dito kasi tatapos na natin sa Timothy. So, tinawag din na, di ba, na son ni Paul si Timothy. So, obviously, hindi niya anak yun sa laman. So, kaya sabi dito, after the common faith. Kaya sabi ni si John, di ba, not of the will of man, but of the will of God. So, pag tumanggap yan, di mo alam, pag sa uluwinig tayo, di mo alam sino may ligtas eh. Naligtas yun, buot sa siyempre, sanay ka na niya mag-preach sa uluwinig. Kalooban na ng Diyos yun kung bakit naligtas yun. Amen? Yeah. Yeah, yun. So, yan, yung usual na greetings, grace, mercy, and peace. Maulit-ulit yan sa PPCL, di ba? So, yun lagi ang gusto niyang meron yung mga mananampataya. So, ganun din tayo. Amen? So, grace, of course, pabor ng Diyos. Mercy, awa. Kasi kahit mga mananampataya, nagkakasala pa rin eh. Amen? Kailangan pa rin natin awa ng Diyos. Sa totoo lang, pag hindi na awa Diyos sa atin, patay tayo eh. And peace. So, ang tao wala sa kalooban ng Diyos, walang kapayapaan yan. Kaya sinummarize niya. Yung peace na yan, may teaching na tayo ganyan. Parang wala pa, no? Nasa pipeline pa lang. Pero isa yan sa mga talagang end, for the end of Batman is peace. Basta pag tingnan mo isang tao, pag maayos yan, mga Diyos yan, may kapayapaan yan. Amen? Kaya kayo, pag nakita niyo yung sarili niyo lang, kaya pag-away, o kaya ikaw yung inaaway, may some things na alamin mo na agad. So, yun ang gusto lang sa mga kapatid, ha? Grace, mercy, and peace from God, the Father, and the Lord Jesus Christ, our Savior. Next. Kaya for this cause, ito na yung makikita natin, ano nangyayari sa ministry ng time na yun? So, si Titus ay pastor din, pero parang utusan siya or servant siya niya eh. Companion siya at the same time servant kasi sinusugo siya eh. So, sa case naman ito, iniwan naman siya. So, andun si Paul, kasama niya. Pero, nung may nakita si Paul, may marami na mananampalataya. Kailangan ng mga pastor nito. Sino maunguna dito? Eh, si Paul, ano yan, itinerant yan eh. So, ang dami niya pinupuntahan. Si Titus, hindi naman sinabi exactly kung saan siya nagpa-pastor, pero pastor din siya eh. So, pero ang utos sa kanya dito ay, number one, sabi niya, that thou shouldest set in order the things that are wanting. Sa Tagalog, yung mga kakulangan dyan, pag sinabi set in order, ayusin mo. Sa mga churches, anong kailangan ayusin? Ang dami, no? Katulad yan, doktrina. And then, sa mga churches, kailangan may mga pastor nga. Ibig sabihin, paano yan tatakbo kung wala naglilid? Diba? Kaya utos ni Paul kay Titus. Saka, ito, pinalti ko lang niya. Ano ba yung kailangan niyang gawin? Pag sinabing wanting, kulang, ha? Ayan. So, kaya sabi dito, and ordain elders in every city. Okay, napansin niyo yun, hindi yung mga baptist, hindi yan, ano, isang head, tapos lahat yun, siya lang yung pastor, hindi ganun. City kasi, maraming tao dyan, kung may another city, katulad ng lugar natin, pagtawid mo lang doon, Quezon City na, pagtawid mo yun, Marikina City. Kailangan namang isa lang pastor doon sa tatlong city. Diba? So, nag-uumpisa pa lang naman yung mga churches natin, pero still, kailangan masaayos yan, dapat may mga pastor dyan. So, ito na po yung 1, 2, hanggang ito. Actually, dito lang. And, apat na verse lang, no? Parallel po ito ng 1 Timothy 3. So, ito po yung tinatawag natin requirements ng isang pastor. So, dahil na-aral na natin ito sa 1 Timothy, bilisan lang natin. Okay, basa. Okay, basa. Let it go. Husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly. For a bishop must be blameless, as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre, but a lover of hospitality,
a lover of good men, sober, just, holy, temperate, holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the insane. Okay, may bitinin natin dyan, ha? So, but basically, yan po yung requirement ng isang pastor. Pero dahil bitin to, yung iba sa next week na. Babalik ko dun sa ating tema ngayon, which is your college of the two. No? Pero anyway, ano may kita natin dito? So, meron palang requirement ng pastor. Tama ba na walang requirement? Alam mo yung requirement? Bandang ano yung requirement? Ito yung mga bagay na kailangan ma ano yan? Tama. Pinagbabasihan na dapat magkaroon ka muna. Di ba? Katulad ng magpapasok kayo ng school. Anong grade ka na? 7. Bago ka maging grade 7, dapat gumaduate ka ng grade 6. Pasado. Ano pa mga requirement na? Basta basically may standard na may papasa mo. So minsan, pag ganyan naman hindi ka lumipat na school, 7. So alam naman yung standard nila, ipapasa. Magpasado ka ng grade 6, ibig sabihin, ano ka na, eligible ka na mag 7. Pag hindi ka pumasa ng grade 6, hindi ka mag-grade 7. Eh, gusto ko mag-grade 7 eh. Hindi ka pumasa eh. Naintindihan mo yung requirement nga eh. Parang nakaharang siya doon. Tawag sabi dyan, gate, parang gate. So, ganun din pala yung pastor. Of course! Wala ka naman wala, kung sino-sino lang. Alala ko tuloy yung si Jeroboam, lagi siya nababanggit eh, kasi nga si Raulo. Nagkatiwalaan siya ng Diyos na mag-lead sa Northern Kingdom, kaso mo, parang walang alam na ewan to. Siguro, walang pakialam sa mga ano ng Diyos. Isa sa mga ginawa niya, di ba? Ang mga priest dapat, anak ni Aaron. At least, Levites. Kasi yung charge sa kanila ng Diyos, malinaw naman sa Bible yun. Ba't di mo alam? Siguro, mayabang din. Di ba? Ano ginawa niya? Kasi kahit sino na lang. Okay? Ang gusto maging priest. Kasi ikaw na lang. Eh, sinabi ni isang priest, ay, dapat, ano lang, mga anak na ni Aaron, tsaka Levites. Huwag mo kinukunta, ba't mo kinukunta? Yan ang nakikita mo dun eh. Eh, syempre, yung mga priest, inayawan na rin siya, di ba? Kasi na matitira. Eh, gusto niya may priest. Ano gagawin niya? Kasi sa ano, history na Israel, ganun yun eh. Ano gagawin niya? Kailangan may priest, pero wala na, inayawan siya, anong gagawin niya? Wala nang ano. Wala nang way eh. Wala nang way na gawin yun in a correct manner. Anong gagawin niya pag matigas ang ulo mo pa rin? Ipinilit. Diba? Kahit may requirement, ay, wala kang pakailan sa requirement yun. Baguhin natin yung requirement. Diba? So, ganun yung ginawa niya. Marirelate na naman sa mga churches ngayon. Diba? Kahit yung requirement, if any be blameless. So dapat at least walang masabi sa iyo na kitang-kita na at alam na kilala ka ng tao na si Raulo to, ba't kayo papasta, di ba? Di ba kailangan perfecto, wala kang perfecto, alam na natin yan. Pero yung walang masasabi sa iyo na tipong madidisqualify ka. Amen? Ano pa? The husband of one wife. Oh, hirap nun ah. Mahirap ba yun? May depende. Pero sa maraming pastor na, hindi ako naging chismis, pero naririnig yan kasi nga, eh ako dati, di naman ako nagtatanong eh. Pag pumunta ka lang sa mga conference, eh, siyempre, kukwentuhan na yan. Oh, may mga pastor, eh, nag-adultery na pastor pa rin. Malala ko si, yung binabasa ng iba, si Scofield. Hindi siya karapat-dapat na maging pastor, hindi siya karapat-dapat na maging publisher ng Bible. Pero nangyari. Bakit? May nagpilit doon. Hindi niya may nagpilit.
Mga kasalanan ngayon, pinipilit. Iba, gusto maging mayaman agad, pipilit. Tataya sa loto, kung ano man niya, mag-aasawa ng ano, madaling mamatay. Nangopia, sas ko, gusto makapasa, o, ngopia na ako. Kasalanan yung pinipilit eh, di ba? So, ganun na ganun sa mga pastor. Ba't may pipilit kung hindi naman para sa'yo? Diba? Kaya lalo yung mga pastor, ha? Ang titigas ng mukha niya, sa totoo lang. Tapos mga ano pa, alam tayo dito, mapagpanggap pa na godly kala mo. Hindi mo nga sinusunod yung Bible eh. Tapos bapasa mo doon sa sinabihan ka na mali ka. Kayo ang ano eh, hater kayo eh. Yun nga sabi ng Bible eh. May tindihan niya mayroon. So, ang kung humble ka talaga at godly ka, balikan natin yung tema natin. I-acknowledge mo yung totoo. Eh, sinabi ng Bible, gano'n baka labo ba yan? Dapat lalaki kasi may husband. Eh, husband niya eh. Ngayon, ginagamit kong ano, itong Duolingo po, mga bakla dun eh. Dami nilang nagre-reklamo. Kasi ang example ba naman, his husband. Ano yung his husband? Pag na-encounter ko, nire-reklamo ko lagi. Tapos nakikita kayo, nire-reklamo din. Eh, hindi. Dapat iatanggap natin eh. Anyway, maulugi rin yun. Pinipray ko na malugi. Basta pag husband, lalaking, asawa. Isa lang yung asawang babae. So, anado, ibig sabihin na naman, no, hindi babae ka to, di ba? Hindi adultery, hindi papalit-palit. So, ang dami nyo, no? Ang dami mga sikat actually na pastor-pastor na sapul agad dyan. Kaya inaaral natin to eh. Kaya tayo, hindi tayo narepakilong, hindi tayo masyado sikat, marami. Tapat lang tayo sa salita ng Diyos. Amen? Nagsisigap tayo sa biyaya ng Panginoon. Lalong di tayo bibilib sa kanila kasi magkatulad nga niyan, mayaman or what, eh di na requirement pa lang, bagsak na pala eh. Diba? Naglang eh, office mate kami ganyan, ang galing magsalita eh. Ang galing mag-talk. Spiritual talk. Ah, masang, church din ba kayo? Oo, sarap mag-church sa amin, si pastora, ganyan ang preaching. Hindi napupunahin mo. Nako, ikaw na yung kalaban. Ikaw, isamantalang sinabi niya sa Bible is ganito. Okay? So, huwag kayo papadala doon. Ano ba? Blameless husband of one wife, having faithful children. Ito yung medyo, ano, iba na dito rin dito. Yeah, isa-isa na natin kasi dito na rin tayo. So, dapat daw yung pastor, may anak. At hindi lang isa. Kasi children eh. Alam niyo na English, di ba? Ba't walang S? Ba't hindi childs? Ayan yung ano niya, sa English, ano eh. Plural form niya. Okay, yung ano. Child, children. Yan talaga yun. So, dapat may anak, marami, at hindi loko-loko. Kasi, kaso, ito yung magiging tanong dyan. Gano'ng kaloko-loko ba? Hindi, yun ang tanong. Kasi, naalala ko na may anak ni Eli, ni Aaron, ni Samuel. Eh, si Samuel, matay na siya. Ano pa rin siya? Prophet pa rin siya eh. So, tama ba yun na doon din ang sinabi yung kay Samuel, di naman anak ng demonyo, di ba? Pero kay Aaron, anak ng demonyo, di ba? So, paano man sabihin disqualified yung pastor pag loko-loko yung anak niya? So, in-explore ko yan kasi medyo naging relevant din niya sa amin dati. So, ganun din ako, kamari. Di ba? Kasi mag-babytown na ako, si may nag-fornicate kunwari, ganyan. Ang hirap sagutin yan, di ba? Ito lang yung rule na nakita ko dyan. Habang nasa iyo yung anak mo, dapat dinidisiplina mo. Kasi dun sa... balikan natin yung 1 Timothy 3. Ito yung sabi dyan eh. Ito no? So yung parallel sa Titus 1, sabi dyan, one that ruled his own was well, having his children a subjection with all gravity. So parang ganun din, ibig sabihin, hindi mo pinapabayaan lang, di ba? So kaya ang take ko dun, kung sinabi yung anak mo, hindi loko-loko, hindi naman ibig sabihin napakalahat ay talagang parang santo, di ba? Hindi, santo talaga kasi ligtas eh. Pero, hindi yung, di ba? Wala kang masabi. Hanggat maaari, ganun. Pero ang binigay kong ano dito, boundary,
I believe, at least pag nasa iyong poder, dinidisiplina mo dapat. Amen? Kung pastor ka, tapos gusto mong pastor, mas yung anak mo, sinaulo kasi hindi mo pinapalo, hindi mo sinasabihan, pinapabayaan mo lang, naging bakla, pag-uisapan ako, sa akin, hindi na, ano yun. Naging bakla yung anak mo, gano'ng kaka-godly nun? Ewan ko sa'yo. Amen? Ang dami sa pula actually dito eh. Kaya minsan ang hirap magsalita, pero ganun eh. Ah, sabihin natin. Eh sabi dito, saan ba ako? Ito. Dito pa lang, ha? So yung anak mo at least hindi naman, ano ko natin, nagsinungaling yung anak ko, ay! Disqualified yun na, basta yung anak mo sinungaling eh. Ang bira naman. Pag sinabing riot, talagang magulo to. Yung parang pinapatay sa Deuteronomy, yung ganun. Manginginom, naloloko na maraming tao, laging, pag nagsuntukan, isang beses lang. Ngayon nga, depende. Kung mahilig talaga doon, yun na yun. Hindi pinalaki na maayos yun. Amen? Mayroong tabo nun, siga. Ayan. Maton, yan. Unruly, parang walang rule, di ba? So, yun yun. So, nakita niyo yung diferensya. So, hindi yung mag nagkamali yung anak ng pastor, pastor, ano ka na? Step down ka na. Hirap yan. So, hindi naman. Pero, yun nga, arali natin. Ang maganda naman sa ating mga Baptist, ano nga tayo, independent eh. So, kung sakaling ayaw mo doon, di umalis ka, sa palagay mong tama ka kasi siya mali, at gusto mo rin paramdam na mali siya, di umalis ka, di ba? Nakakalungkot yun, pero at least may sinasabi siya about, may sinasabi ka about yung ano niya, di ba? Hindi yung pumayag ka lang. Amen? Kung saan rin ako niya. Next. Ibasa nga po ulit, let's go. Your bishop must be blameless, as a steward of God, not self-willed, not assumed, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre. Ayan na. Ang ganun na ganun din po sa 1 Timothy, no? Pero isa-isa natin na. Pero gusto ko munang ano to, steward po. Pwede ba nating ayusin na yan? Steward. Parang stew, di ba? Stew. Ayan, no? Steward. No? Pwede nga ata. Steward. 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 Oo, oh, nakinig nyo? Then. Steward. Steward. Okay? Huwag steward, ha? Ah, ganun kasi tayo stewardess yun, di ba? Ha? Steward. Or steward or steward. Sinabing steward. Ano ba yun? May katanya. Yung bishop daw, yung pastor, dapat blameless. Inulit lang, no? May sabi dito, as the steward of God, yung sabihin ng walang masabi sa iyo kasi alam ng tao, lingkod ka talaga ng Diyos. Amen? Hindi yung title lang yun na binigay sa iyo kasi ayaw ko, anong dahilan. Ano, magkakaroon pa tayo idea doon sa mga next. Sabi dyan, not self-willed. Ano yung sabihin ng not, ano yung will? Kagustuhan. Pag self-will, sariling kagustuhan. Kanina kagustuhan yung gagawin ko. Happy. Na, gusto kong matulog. Sabi ng teacher ko, mag-aral ka. Sino susundin mo? Antok na ako eh. May depende, di ba? Baka naman 10 oras ng gabi. Pero, may mga time talaga, kaya nga may authority, tsaka inuutusan eh. May mga time na kahit ayaw mo, kailangan mong gawin yung dapat. So, dapat lalo yung pastor ganun. Hindi yung gusto niya. Ginawa niya kasi gusto niya. Ha? Diba? Self-willed. Dapat hindi ganun. So again, ha, habang binabasa natin sa pastor to requirement, sa inyo rin ito lahat dapat. Magandang standard na sundin sa lahat ng Kristiyano. Pero special yung pastor.
Okay? So, pag nakakita kayong taong ganyan, lahat ng gusto, eh, gusto ko to, gusto ko to eh. Ano, spoiled na eh, what, diba? Eh, ganyan, gusto ko eh. Hindi dapat maging pastor yun. Ano pa? Soon angry. Mabilis magalit. Eh, binagalit ako eh. Bakit? Anong ginawa ba sa'yo? Hindi nakikinig. No? Nakakasal talaga yun. Pero, dapat alam mo na yun. Hindi ko yung galit na dadamog ka na iwan. Ang pangit naman nun. Not given to wine. Ano yung hindi binigay sa alak? Given to. Yung sabihin niya, parang kang gustong gusto mo, wala kang magawa. Ganun yan, ha? Yung term na yan. Maulit-ulit sa Bible. Pag sinabi given to, ano ka doon? Ibig sabihin, all out. Yan ka na sa atin ngayon, eh. All out ako dyan, eh. Gustong gusto ko yan. Sold out. Yan, iba naman, sold out. Ito, given to wine. Ibig sabihin, talagang, alak, sige! Ay, yung mga meme ngayon nakikita ko, eh. Sa alak, alak mo. Diba, sabi nung huling nakita ko, alam mo naman kung saan-saan lumalabas yung mga ano, diba? Sabi, nagre-reklamo ka sa bigas! 50 pesos, mahal naman ng bigas! Diba yung gin pala, magkano naman yung gin ngayon? Hindi ko alam. 75, nagreklamo ka sa bigas na 50, tapos inom ka ng gin, loko-loko, diba? Kaya bakit nilalagay yun sa ano? Nagpapatawa, kasi yung sabi, totoo eh, sa marami. Loko-loko, diba? Lalo, si pastor dapat. Kaya sa maganda sa mga Baptist, kahit pa paano, hindi yan talaga, ano. Pero mayroon din, pero nagtatago. Ngayon, may mga ibang church na talagang okay na sa kanya. Iglesia Manalo, mga Calvinist, okay sa kanila yan, eh. Ayan, tapusin natin. No striker. Hindi ibig sabihin, magalit ka lang, hatawin mo agad. Ako, sinasabi ko lang yan, hindi ko ginagawa yun, ha. Eh, may anak ko, siyempre. Sapit lang naman yun, eh. Amen? Amen. Meron kasing gano'n, pag na malalaman mo yung tao, walang kontrol sa sarili, di ba? Nahampas. Para makuha yung gusto niya. Ano ba? Not given. Ito yung malaking yun dito. Not given to filthy rooper. Nakita nyo na naman yung given? Diba? So, kanina pag not given to wine, hindi yung, alak. Ganun din yung pera. Yung looker, pag sinabing looker, representation of personification daw yan ng pera, especially negative. Okay? Kaya sa panahon natin yan, may tinatawag na filthy rich, di ba? Narinig yun naman yan. He's filthy rich. Dito ginayo yun eh. So, yaman ito. Magkano daw? Nabanggay sa akin. O, sige, pamihin ko na yan. Yung mga ganun. Ilan lang, sa feed ko na naman yung mayabang na parang prince of basta sultan na ata sa Saudi kung saan. Yabang eh. Ano ba maganda dito ang sasakyan? O sir, ito po yun. Nakita niyo ba yun? Yabang eh. No? O sige, bili ako nito. Ito. Di na lakash. Yabang eh. No? Yung mga ganang tao. Pero ba't yung ibang pastor minsan? Kahit wala pa. Pero yung usapan, ganun. Makikita mo rin kahit wala minsan. Hindi po lahat ng mukhang pera, may pera eh. Alam nyo ba yun? Kasi iba kahit walang pera, mukhang pera. Paano nangyari yun? Ibig sabihin yun ang gusto yung usapan, di ba? Pag-usapan na yung ganyan, bigla na ubuhayan. Ba, nag-i-pitch ako dito. May rapol pala mamaya. Ano ba rapol? Tablet? Bigla na buhayan. Yung cellphone kailangan natin. Pero sabihin yung pansarili ba, di ba? Pera, ganyan. Ang daming ganyan. Nakakasarili ganyan eh. Kaya iba ngayon, sinakyan na ngayon yun. Di ba? So tuloy na lang po natin ito next week. Para bigyan natin lalabi ng ano, no? Ng, at least na introduction natin. Sir, tapusin na natin yung 8. Ano yung kabaliktaran nun? Lover of hospitality, sabi, gusto tumulong, lover of good men. Ibig sabihin, may nakita kang matinong tao. Excuse po. Mamahalin mo, ibig sabihin, hindi mo babaliwalain. Ay, soul winner yun, no? Wala yan. Ay, ang galing ng turo, no?
minamahal po yun, kaya dapat ganun yung, kasi basta lagi yung sinasabi niya, mahal ko yung mga pasto. At hindi ko maintindihan nyo, kasi naisip ko, baka nagbabuhatan lang kayo ng bangko eh. Pero may realize mo, totoo pala yun, kasi nga, lagi nabanggit ko sa inyo rin na, hindi pwede kang gawin, gampan ng, dito sa church dito, pero hindi mo magagawa sa ibang lugar eh. So, pag matutuwa ka, pag may nakita kang may iba pang pasto na ginagawa din yung kalooban ng Diyos, di ba? So, ganun dapat daw, sabi dito. Amen? Hindi, walang pakialam sa iba. So, mahalin natin yung mga good men and women, obviously, yun lang yun. Sober. Hindi lasing-lasing. At kahit mga Kristiyano, may mga usapang ano eh. Parang lasing eh. Joke-joke. Nakakatisod yung ganun eh. Just. Very basic, no? Kasi sabi just, fair, di ba? Ay, mga games natin, ha? Simple, ano lang yan. Practice natin yung fairness. Baka naman, kinakampihan, ganyan, ganyan. Holy! Hindi, ibig sabihin, hindi sabi walang kasalanan, pero dapat halos walang kasalanan. At least, hindi mo makikita ang kamnal, di ba? Ay, si Pastor Cardala, talaga eh. Ano sana kasi sa Catholic? Natawanan mo pa, hindi ganun dapat. Temperate! Ano yung temperate? Sabihin, kaya mong pigilan niya, dapat mong pigilan, no? Galit man yan, basta emotion. Ano yun, galit, tuwa. And then, ito, next week na to, no? So, holding fast the faithful word. So, itong lahat ng to, hindi ako naniniwala na kahit magaling ka tumulong, di ba, hindi ka nang-aaway, tapos hindi ka naman nag-uturo ng salita na yun, mali yung tinapaniwalaan mo, mali yung sinusuportahan mong aral, wala ka rin. Kasi yung importante, yung sabi niya, holding fast, pag sinabi holding fast, pag hold is hold, pag fast, mahigpit. Ano sabihin yung holding fast the faithful word? Dapat lagi ako nakaganyan. Ah, ganun ba yan? Naglalakad ako. Agawin mo. Ay, holding fast! Obviously, hindi literal yun. Sabihin, talaga pag sinab... Pag pina... Yan, may manluloko dyan. Ha? Calvinist, for example. Ito yung sinabi sa salita ng Diyos. Hindi ko may bitawan to. Amen? Ay. Basta ngayon, bago na ngayon. Mga babae, okay na yung mag... pantalon, mag-short short, okay na yun, basta, di ba? Di ba? Parang hindi eh. Pero sige na nga, ay, naku, hindi na. Bumitaw na, ibig sabihin. As he had been taught that he may be able to, by sound doctrine, both to exhort and convince against you. So, nasabi dyan, pag hindi ka, pag hindi mo pinalindigan yung tama, paano may tuturo ngayon sa iba yun? Amen? Kaya lang isa sa mga mahirap dyan, kaya... Ayoko, natunugan na tayo ng plano natin. Ayoko, mapupunta pa dito. Nasa kanil na yun. Pero hindi tayo magkukompromise. Amen? Yung sabi ko eh. Makikinig nila. Anong dapat nilang makinig. At blessing dapat sa kanila. But anyway, anong, kunwari, nag-compromise ako. Kunwari, yun nga. Ang tingin ko sa Amerikano pera, dollars. Isa doon, may iglibok eh. Sabihin ko ba, okay lang yan. Pag sinabi mo yon, isang beses mo na sabihin nyo, alam mong mali yun, anong gagawin mo? Paano mo ituturo ngayon yung sound doctrine? Sige nga, yun tinuturo sa atin, kaya hanggat maaari, again, hindi ko sinasabing perfect tayo, kung talagang mali, aminin mali, di ba? At i-correct na, hindi yung paninindigan pa yung mali. Kasi pag nagsinungaling ka daw or hindi ka nag-hold fast sa sinabi ng salita ng Diyos, ang hirap magturo ng tama. Ang hirap na magturo, tapos yung paraan pa ng pagtuturo, hindi mo sinunod, lalo ka mahihirapan. Amen? Amen. Kaya tandaan nyo yan. May gusto kayong masolwi na kaibigan nyo. Ni-invite mo sa church. Ay hindi, makasama naman, maggala na lang tayo. Sige, pagbibigyan na muna kita para next time sa church ka. Pag pinagbigyan mo siya, pinakita mo yung kahinaan mo.
Pinakita mo na hindi po teenager sa'yo, nasasama pa sa'yo. Diba? Hindi nasasama sa'yo kasi hindi. Next time ulit, aasarin ka na naman, no? Diba? Nangyari dito yan, diba? Oh. So, kaya hold fast the faithful wherever. Next week, ano pa natin yan? Bibigyan pa natin din. Kasi, yung next dyan, yung mga kalaban naman ng Diyos, no? Which again, hindi na bago ha, sa ating epistle. Okay? This time, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. This time naman, sa Book of Titus, Panginoon, makikita namin yung parallel, Panginoon. Ano ba yung parayo kay Titus, kay Timothy, makikita namin yung halos walang diferensya to, Lord. May mga personality silang hindi exactly the same, but still, the same yung standards. Magka... Iba lang po sa ibang wording, but this still the same. Balikan namin po yung topic namin yung gabi, Panginoon, kung saan ang importante, Panginoon, acknowledge namin totoo. Yes, darating yung panahon, buhay namin, Panginoon, na minsan dahil sa compromise nakita namin sa labas ng church, parang ang sarap na lang mag-compromise din minsan. But ang sabi niyo po, Lord, ay dapat i-acknowledge namin ang katotohanan the way that we should. Then that is, pag in-acknowledge ang kasalanan, kanina, acknowledge ang kasalanan, ngayon mo acknowledge yung sabihin, natanggapin namin na kami mali. At of course, una, intindihin mo na yung tama, ngayon pag naintindihan namin yung tama, yun, sumunod kami doon at di na magtigas sa ulo, Panginoon. So, maraming salamat po sa ginagawa sa church na to, Lord. I pray na bawat isa ilalag mo, Panginoon. At isa ito sa mga importanteng steps, Panginoon, para lumago is acknowledge yung katotohanan. Hindi na ikakahiya, Panginoon. Ganun din po, Lord, kasalanan. Pag talagang mali, mali. May way naman para makabangon. Salamat din po dito, Lord. Salamat po, Lord, again. So, we continue sa Titus, Panginoon. Magpalaan yung bawat isa. At huwag din mag-mintis yung iba, Panginoon, dahil napaka-importante. Sunod-sunod namin ito, Lord. Series ito ng yung salita. Para makompleto din namin at kami po ipagpalaan nyo, Lord. So, lang po, Lord, again, kayo pong mauna sa bawat isa sa aking bakasyon bukas. I pray na magamit ito namin productive ng Sabado, Panginoon. Big day po sa lahala. I pray na i-blessing kami sa kanila. So, yun naman sila sa amin. Maging matagumpay ang magsama namin ng fellowship. Ingatan niyo po bawat isa. Kailangan po, Lord, kaya manalatin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.